Hello, mga bebe ko. Si Prince. Ayan. Right. Gusto ko lang, mag-thank you po dun sa mga nag-like ng videos and nag-comment dun sa videos ko about dun kay Jay-Ann and kay Abhi, yung pinagtanggol ko yung love nila. Charos. Yes, so due to public demand, meron akong may follow-up ako about that. Kasi meron din mga nag-question din sa kanya about sabi, ate, di ba mababaho ang Indian? It's like, natawa naman ako bigla dun, di ba? Kasi tama yung sinabi ni Jayan eh. Bakit nag-stereotype kayo na pag Indian mabaho? Ano yun? Anong lahi? Meron yan. May lumalabas na mga ganyan. Diyos ko. Sa Pilipinas, meron din, di ba? Meron nga kilala. Buong pamilya, ganun eh. Pero mababait naman sila. Hindi yung sa amoy. So, hindi porke Indian mabaho. Okay, Indian niya. Kasi marami akong kaibigan. Marami din akong mga nakatrabaho ng mga Indian din. So, oo, meron talaga may mabaho. Pero, sa lahat naman siguro ng lahi, meron ganyan. Hindi, wala yan sa lahi. Okay? Nakakatawa lang kasi parang napaka, what do you call this? Parang hindi nila alam hygiene yun. Hindi yun dahil sa lahi. Hello? Diyos ko, itong mga tao na to. Kung sino ka man, Diyos ko, ate. Oo, babae yun. Kung makapagsalta mo, Taiwan, basta. Diyos ko, may makikilala at makikilala kang mga taong ganyan. Okay? Kasi sa katulad dito, iba-iba, marami na, multi ano na dito, race dito eh, dito sa UK. So, malalaman mo na, ay, puti ito, kala ko mabang. Hindi naman ganun. Tapos, hindi lahat. Teka, tapos, ang alam nila, pag puti, wow, ang ganda. Pag maputi ka, pag puti ka rin, ay, siguro mayaman to. Hindi. Okay? Hindi ganun. Hindi ganun, mga ate. Kung sino ka man, ate. Natatawa lang talaga ako doon sa kinoment niya eh, na sabi niya, pag, di ba, yung mga Indian mabaho, Diyos ko po naman, may mga Pilipinong ganyan, may ibang mga lahing ganyan. So, ate, hindi yan sa, hindi yan sa lahi, ate, okay? Sa hygiene yan ng tao, okay? Hindi yan, tapos, yung sa mga, naman, kasi, hindi ko sinasabing Indian lang, may mga race na ang gusto nila kinakain, di ba? Yung mga maaanghang, tapos yung mga nagluluto sila ng mga yung katulad ng mga Korean. Siyempre pag kung nagluluto, kahit ano naman siguro lutuin mo eh, di ba? Basta malakas yung amoy, dumidikit sa katawan mo. Alam mo yun? Katulad ng mga ng mga chef, di ba? Paglabas nila ng restaurant nila or ng kitchen nila, di ba? Maamoy. Ibig sabihin, mabaho na sila pagka gano'n. Hindi naman gano'n, te. Ikaw naman, te. Nanggegegel ako sa'yo, eh. Ako naman, eh. Regaluhan kita ng dyan, te. Mas huwag ka masyadong, huwag kayong stereotype na porke Indian mabaho. Hindi. Okay? Hindi. At porke same thing ito na ang naging asawa mo puti. Tapos pag-uwi mo ng or ibang lahi, let's just say foreigner nga naging asawa mo. Ibig sabihin pag umuwi ka ng Philippines, uy, sasabihin ng mga tao, uy, may pera to, mayaman to kasi foreigner ang naging asawa. Ay, naku po naman. Hindi yan. Hindi yan totoo. Okay? Hindi yan totoo. Siguro meron talaga siya, pero siguro naging asawa niya may kaya. Or, di ba? Or, syempre, pag dinala mo yung pera mo from here, tapos nadali mo sa Pilipinas, syempre, may pera ka talaga, di ba? Kasi, syempre, yung currency,
Oh, yung rate ng currency, syempre, mas marami kang pera. Feeling mayaman ka. Feeling gera lang. Kasi gagamitin mo rin dito yun. Okay? So, yun na nga, huwag kayong mag-stereotype. Oy, porque, ano, Indiano yung naging asawa, or ibang lahi yung asawa, ganyan-ganyan. Oy, ano yan? Mabaho. Oy, mayaman yan. Hindi, normal na tao rin yung mga tao na naging asawa, okay? Na naging asawa foreigner. Right? Hindi, ano yung, hindi yung reason para maging mabaho ka dahil sa race mo. Ate naman, gigil mi sa'yo, te. Gigil mi sa'yo, promise, te. So, hygiene yan, te, hygiene. Okay? Kasi siguro merong mga tao na yung, ewan, siguro kukunamay nila yung sarili nila or what. Pero, ayun nga, siguro kung halimbawa may kaibigan ka na ganun na amoy mo, di sabihin mo lang sa kanya siguro. Pero meron kasi na o-offend, diba? Siyempre, pag pinag-usapan yung ganyan, diba? Yun, so hygiene yan mga ate. Hindi yan dahil sa lahi, kaya mabaho. Okay? At hindi lang Indiano yung ganyan. Okay, maraming lahat ng lahi merong ganyan kasi nga hygiene yun, hindi yun dahil sa lahi. So ibig sabihin, oy, porque Indian siya, ay mabaho yan. Buhan mo na si mabaho. Yan. Hindi mo. Diyos ko, maayos ka nga ate. O yun lang, at saka yun nga sinasabi ko nga na hindi porque foreigner naging asawa. Okay, pag-uwi ng Pilipinas, sasabihin ng mga tao, ay, mayaman niya, may pera. Tapos pag hindi niya binigyan, ano, sabihin, madamot. Hindi, hindi naman ganun kasi nagtatrabaho din yung mga yan, ano. Hindi, well, ewan ko yung iba, pero pinaghihirapan nila yung pera nila. Hindi yan hinihingi. Kasi kung hinihingi yan o binibigay lang, syempre, uy, wow, diba? Pero pinaghihirapan nila yan eh. Katulad ko, ako pinaghihirapan ko rin. Hindi ako umaasad sa asawa ko. Nagtatrabaho pa rin ako. So, yung sabihin na porque may ano foreigner naging asawa, maraming pera na yun. Tapos pag hindi kayo na anuhan, sasabihin niyo ano ang damot, ganyan. So, yan. Stereotype din yan eh. Pagiging stereotype din yan eh. Pag foreigner, sabihin mayaman, may pera. Ganyan. Hindi rin. Okay? Oh, again, yung pinag-uusapan natin, okay? Hygiene yun, te. Hygiene. Alright? Okay. So, let's end this vlog. And thank you. Thank you po sa lahat ng mga nag-comment dun sa video ko about Jay Ann and Abhi. And maraming thank you. Yan. Subscribe, guys, ha. Subscribe and like po. Okay? Let's do more of this siguro. Parang nagugustuhan ko siya. Mas gusto ko siya yung ganito. Okay? Bye!